Sino si Lynn Macanas? Si Lynn Macanas before, CEO, owner ng Prismary Builders. So, sa First Vita Plus, yung mga upline ko, sila Doc Roland Menjola, si Doc Harry Tanchanko. First Vita Plus, nagkaroon ako ng isang group, which is si Indie Group. So, sino nga ba si Lynn Macanas? Si Lynn Macanas, isang single mom, may limang anak, medyo mahirap ang buhay. Ang daming pinagdaanan. Ang daming trial sa buhay na kahit anong sipag, kahit anong lahat halos ginawa ko na. Parang napakailap talaga ang swerte sa buhay. So dumating talaga ako sa point na lahat na lang sinubok ko na. So, being a single mom, talagang napaka-struggle. So dumating pa ako sa point. Sa point na parang naglalakad ako from sa street namin, sa bahay namin sa Cotabato, going to church para magsimba. So habang naglalakad ako noon, hindi ako sumasakay. Kasi that time, napakahirap talaga ng buhay. So, habang naglalakad ako, parang nag-iisip din ako na makapulot. Makapulot man lang ako kahit 50 pesos. Alam mo ba kung gaano kahalaga that time yung 50 pesos na yun? Yung 50 pesos kasi na yun, pwede na yun pambili ng isang kilong bigas. So ang hirap talaga ng buhay. Ganyan lang yung pagkain namin. Pag may pagkain na kami niyan, masaya na kami noon. So, struggling talaga, sobra. So, isip ako ng isip. Dumating yung time, doon ako nagkaroon ng encounter sa First Vita Plus. Ano yung First Vita Plus? Yung First Vita Plus na yan, sabi ko nga noon, isa lang siyang Diyos. Hindi ko nga siya noon pinansin. Kasi that time, parang nagpo-focus muna ako doon sa construction ko. Tapos ngayon, parang hindi, wala akong oras, wala akong time. Talagang hindi ko siya pinansin. Lalong-lalo na binigay siya ng hipag ko, which is yung hipag ko, ang daming pinasukan, parang I don't believe talaga that time. So, parang ang hirap. So, out of hiya, yung isang power pack na dalandan, binigyan ako ng hipang ko. Kasi lagi niya ako inaagangan. Ang ginawa ko doon, alam niyo ba kung paano, inilagay ko lang siya sa isang cabinet, inilagay ko sa taas, itinabi ko lang, hindi ko man lang tinignan. Hindi ko talaga tinignan. So, nag-focus ako doon sa construction, kasi parang palagay ko, doon ko magkakaroon ng break. So, later on, habang inaaral ko yung construction, siguro yung Panginoon talaga may way. So, dumating sa point na nagbiro yung tadhana. Sobrang sakit. Kasi yung nagsisimula ako sa construction, yung taong tutulong sa akin sa construction, nagkaroon siya ng sakit. Nagka-problema siya sa kanyang kidney, which is ang naging ano niya sa creatinine is napaka-laking problema. So nawalan ako ng pag-asa sa buhay. Dumating ako sa point na yung taong tutulong sa akin sa lahat ng hirap ko na ito yung magbibigay ng break, pinaningan siya ng 3 months to live. Yung bang 3 months to live, pag naisip mo yun, nagsisimula ka, may mga kontrata ako, tapos wala yung taong tutulong, gaano ba kahirap yun? As in, sobrang hirap. As in, sobrang natakot ako. Sobrang nagdadasal ako sa Panginoon. So, isip. Lagi ako nag-iisip. Nagtatanong ako sa sarili ko.
paano ako magsisimula ulit? Ano yung gagawin ko? Bakit pinadalan ako ng taong tutulong? Pero bakit parang binigay lang sa akin babawiin ka agad? So, dumating yung time. Sa kakaisip ko, nagdasal ako. Humingi ako ng guidance kay Lord. Ang sabi ko, Lord, kung ano yung will, kung ano yung will mo. So, yun yung mangyayari. So, habang nakahiga ako, nakita ko talaga yung Vita Plus na yan na isang bag nasa taas ng aparador. Nakita ko, bigla kong binaba. Binigay sa akin October, pero December ko na yan, binigyan ng pansin, pinagpag ko siya. Maalikabok na siya, binasa ko siya. So, nakita ko, puro gulay. So, yun yung naging ano, ginawa ko, pinainom ko, tinimpla ko, binasa ko, 8 times a day for 1 week. That was December 25 hanggang January 2. Alam nyo ba? Sa sobrang bait na panginoon. Siguro ito yung paraan, ito yung way, ito yung sagot sa hinahanap ko sa lahat ng hirap. May nangyari mo. Kumbaga himala. Isang himala na yung taong dying, na yung taong dying, nagpunta ako sa isang ospital, nagpa-second opinion ako. Imagine mo, nagulat ka. Hindi ko pinainom yung gamot, in-experimento ko pa yung buhay ng taong tutulong sa akin. Hindi ko pinaalam sa mga anak niya na 3 months to live siya kasi natatakot ako. So ang ginawa ko, in-experimento ko pa yung buhay niya, pinainom ko lang yung first Vita Plus. After 7 days, January, sobrang saya. Yung taong yan, since October 2020, hanggang October 2020 na ngayon, since 2010, yung taong yan, still living a happy life. Di ba ang bait-bait ng Panginoon?